Suswerte nga ba mga idol ang team ng Los Angeles Lakers or mamalasin ngayong free agency? Nitong mga nakaraang linggo ay napakadaming ang balita about sa pagkuha nila ng mga star player sa ibang team. Nauna noon mga idol ay si Zach LaVine sa Chicago Bulls, sumunod si Kyrie Irving mula sa Nets at si Bradley Beal naman ngayon mula sa Washington Wizards. Nalilink nga sila lagi mga idol sa team ng Lakers at may possibility nga daw na sa pagdating ng offseason mga idol sa free agency ay gagalaw nga itong team ng Lakers para nga makuha ang isa sa mga player na ito. Kung saan mga idol isasama nila syempre si Russell Westbrook. Pero nga mga idol, kung tototohanin lang natin, kung magiging real lang tayo, real talk para sa Lakers, ay parang ang malabo na makakuha sila ng isa sa mga star player na nabanggit. Kulang ang kanilang mga asset mga idol at hindi nga sasapat para mapa-oo ang isa sa mga things na ito. Pero may posibilidad pa rin naman yan mga idol at yun nga ay kung papayag ang isa pang NBA team na gumawa ng 3-team trade. Kung saan nga mga idol, may nakita na tayong ganitong senaryo patungkol sa Lakers, New York Knicks pati na rin Charlotte Hornets. Kung gagawin nga ito ng Lakers mga idol at makikikooperate ang isa pang NBA team, ay sigurado ang tataas ang kanilang tsansa na makakuha ng isa sa mga star player na gusto nila. Pero kung hindi nga swertehin ang Lakers sa ganitong possibility at sila ay malasin, ay mauuwi nga lang sila mga idol sa pagkuha ng mga free agent na role players na sa tingin ko mga idol ay mas better option. Mas maganda ng solido ang team mga idol kahit dalawa lang ang kanilang superstar kesa maraming yung superstar kaso hindi naman magkakasundo sa paglalaro gaya ng nakita natin sa Lakers last season. Kaya nga mga idol, kung magiging matalino itong si Rob Pelinka, ay hahanap na lang siya ng mga solidong role players para nga suportahan itong kanilang mga superstar at hindi na nga kumuha ng isa pang all-star player sa kanilang team. Pero anyways mga idol, ano ba sa tingin nyo ang magandang senaryo sa Lakers? Isa pang all-star or mga solidong role players sa team? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol, Miami Heat gusto ngang magdagdag ng firepower sa kanilang team. Gusto nila si Jeremy Grant mga idol at willing nga silang i-trade kahit sino pa ang kanilang mga player maliban kay Jimmy Butler pati na rin kay Bam Adebayo. Willing nga silang i-trade mga idol, eto nga si Duncan Robinson pati na rin si Tyler Hero na siguradong malaki nga mga idol ang trade value at malaki din ang makukuha nilang kapalit kung i-trade nga nila itong si Hero. Kaya nga mga idol, malaking tsansa na itong si Jeremy Grant kung i-purpose talaga siya ng team ng Heat ay makamaging Miami Heat player na next season. At yan nga mga idol ay napakalaking tulong sa team ng Heat. Isang 3-and-D player mga idol pero hindi lang basta 3-and-D player dahil kaya niya nang gumawa ng kanyang sariling opensa mga idol tapos kaya pang mag-defend 1-5 position. Parang magdadagdag nga lang sila ng mas maliit na Bam Adebayo kaso mas magaling sa opensa. Kaya naman kung makuha nga talaga ng Heat itong si Grant mga idol ay siguradong magiging favorite nga sila na manalo sa Eastern Conference. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang hindi pa nga tapos na Dallas Mavericks. Gusto nga nilang kunin ang veteranong point guard mga idol na si Goran Dragic. At sa free agency nga nila mga idol, balak na habulin itong si Goran. At kung tanong nyo mga idol, bakit kukuha pa nga ng isang ball dominant player, isa pang playmaker, eh meron na silang Luka Doncic at pati na rin Jalen Brunson. Well mga idol, si Dragic kasi ay isang ang veterano sa NBA. Iba ang madadala niya ngang leadership mga idol dito kala Luka Doncic at possibly kay Jalen Brunson kung magstay siya sa team. Tapos maasahan mo pa nga pagdating sa point guard position. Kung mauupo nga si Luka mga idol sa bench, maasahan nga ng Mavericks itong si Goran Dragic na magtimon sa team ng Dallas Mavericks. Pero anyways nga mga idol, para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang possibility ng pagre-retiro neto nga ni Andre Iguodala matapos ng season na ito. Sabi niya ay meron nga daw siyang magagandang days this year pero yung katawan niya nga ay hindi na kaya. Sumusuko na nga raw mga idol ang kanyang katawan sa paglalaro dito sa NBA. Parang yung katulad nga lang mga idol kay Kobe bago siya magretiro. Gustong gusto niya pa nga daw maglaro mga idol pero sinasabihan na nga daw siya ng kanyang katawan na hindi niya na kaya. Hindi na nga nakaka-recover ng maayos mga idol after ng mga workouts ng NBA games. Kaya naman mga idol, kagaya nga ng inaasahan ng maraming mga NBA fans at analysts, eto nga si Iggy ay baka nga daw na magretiro na this off-season. Pero kung mag-retire man siya mga idol as a player, pwede pa rin naman siya magstay sa Warriors. Kaso bilang coaching staff na, bilang player development. Nakita naman natin mga idol kung paano niya nga ginagabayan ang mga young players nitong Warriors nitong nakaraang playoffs lang. Kaya naman magandang tulong sigurado si Andre Iguodala kung mapunta nga siya sa coaching staff ng Warriors once na mag-retire nga siya.
Pero anyways nga mga idola, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!